Malaybalay City, ang sentro ng probinsya ng Bukidnon. Ito ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Kabanglasan at Pantaron Range na naghihiwalay sa Bukidnon sa probinsya ng Agusan del Sur at Davao del Norte. Ang kabuuang sakop ng kalupaan ng Malaybalay City ay umaabot sa 984.38 km² na may kalahatang populasyon na aabot sa 153,085 sa inisyal na pagtatala sa taong 2012. Personal na binisita ng aming grupo ang nasabing zoo upang aktual na masaksihan ang kalagayan ng mga hayop roon, kung maayos ba ang kanilang tirahan at kung maayos ba silang naaalagaan sa loob ng kanilang kulungan. Ang Provincial Zoo ay matatagpuan sa Provincial Capitol Building, Malaybalay, Bukidnon. Ito ay opisyal na isinupubliko noong ika-5 ng Marso. Sa lugar na ito, makikita natin ang mga exotic animals o mga hayop na galing sa ibang bansa, endemic animals o mga hayop na dito lamang sa Pilipinas makikita, at mga endangered species o mga hayop na malapit nang maubos. Layunin ng dokumentaryong ito na ipakita na hindi lamang nakatuon ang problema sa mga kalamidad na dulot ng kagagawa ng tao sa ating kalikasan, bagkos dapat ding mapagtuunan ng pansin ang mga buhay ng ating mga hayop. Afternoon, ma'am. Sa inyong pag-anaka mo, gikan na, ma'am. Carlos. Doon Carlos. So, layo, ma'am. So, pag-anin niyo sa Zoom, ma'am, sa may experience, ulit ba ang murag travel? Oo, oh, nindot kay siya man ang na-zoo sa nila ng mga bata dire. Kamusta ang tanang service nila dire, ma'am? Service, ma'am. Okay ra kayo, linkyo man ilang palibot, ilang mga hayop. Mm-hmm. Sa animals, ma'am, siya, ma'am. Okay ba ilang mga tanan-aw ninyo, ilang environment, kung comfortable? Comfortable ilang mga hayop. Usap pa, mga bata, pang-uban. Pang-uban siguro. Sa mga animals. Hello, kanang kumusta inyong kanang experience sa zoo dire sa Panmaramag? Ay, Malaybalay. Maramos ko an. Excited kiko kay first time ko na pa makita ng mga animals. Kan. Wala sa pag squad. Kan kada burag meaningful imong kanang experience dire. It's because naay kay mga kaning animals nga familiar pagka una po kay animals nga dili pagka familiar, which is naging makaingon ka na interested na yung animal. So, kumusta man para sa imuha ang mga animals, okay lang ba sa ilang na sila dali sa zoo or dapat na sila sa gawas? Okay lang sa okay lang po na sila sa zoo, it's because dili man, wala, kung nasa gawas, mga na yung tendency yung nga kuhan ka na mapatay sila, whereas kung dali sa zoo, animado sila, kanang ilang kuan ang ilang lifestyle kay kuan gid ka nang masubaybayan ko gid, so mo na siya pa overall on sa man imong ma-suggest sa mga kuan para mas ma-improve pa siya. Of course kanang makuan mag-add pa sila animals if possible. Pero bro din nga kuan kay bro gamay ang budang area, so bro limited ra pud kayo, so bro sakto ra pud tingali, pero ana lang bro sakto para sa ko kay bro wala na ko lang i-suggest or basta kay ilan na is kung sa lang ilang makita na po nga kanang kaayuhan po para sa iyo. Okay. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Ano sa mga kamusta mga animals dali? Ang mga animals dali sa zoo, dali sa Malaybalay zoo, is okay sila, okay sila. Sa ilang mga healthy nga mga healthy sila sa ilang performance. Ang mga animals dali sa zoo. So ang temperature kanang kuan ba okay ba sa ilangan, dili ba makapekto sa ilangan sa Malaybalay kay bugnaw man siya na place. Okay ra po di ang temperature sa ilangan. Maandap ra sila. Murag ma adapt ra nila ang temperature sa Malaybalay. Tapos enough ba ang ilang mga foods? Ang ilang mga food is okay ra po ang ilang mga food. Asa mo gapon pagkaon nila sir kanang amo gapangayo na ipan. Naay
angas hatag sa among financial sa mga pose is Sintro, Malak, Maramag. Sila ang nakadaog sa bidding nga mo-supply sa mga pagkaon sa mga animals diri. So, maka-adapt ba sila sa kanang not, since gikan man sila sa kanang kuan wa tapos ilang habitat ba okay lang ba diri? Murag na comfortable na po sila ana. Naanag na sila. So, napod sila enough na masilungan if ever maulan or mainit? Oh, naa. Anytime nga naanas sila masilungan. Mainit o ulan, naanas sila masilungan. So, sukad sa pag-open ninyo din, sir, wala po sila na stress sa mga tao nga ganihin? Naausay pagka-stress po sa mga... Ang ma-stress kasagaran kami mga birds. Muna nga kami ang mga kipir magbantay yun me sa mga hayop na mo. Kay usahay, naausay nga mananaw nga. Hilabtan ang mananap, huwit-huhiton. So, magdepensa mi sa tao, magdepensa mi sa tao nga gapananaw, magdepensa pud mi sa among hayop nga dili kay sila ma-stress. So unsaon man ninyo pagkuan nga para dili sila ma-stress, sir? Ang mga tao among panlungon nga dili lang ta kay magsaba, unya magtan-aw lang ta nga di ko ta kayo magpubi-pubi sa mga hayop kay basig mapaakan mo over nga mga kaurasan mo pati sa unsa. So unsa man ninyo maingon sa mga turista nga magani, sir? Kana murag imong iingon sa ila ba para maka-matyo. Depensa sa inyo, depensa po sa among mga laga. Okay. Maingat daw sa tanan, no? So, welcome ka mong tanan din sa atong Bukidnon Provincial Zoo. Kini atong facility, gimo ni siya sa uban sa purpose. Unang-una, ecotourism. Ikaduha, wildlife research and rehabilitation. Then, ikatulo, educational purposes. So, welcome ang tanan sa pag-anhi aron makita nato ang mga nagkadayang klase sa animals. Ang atong mga animals din niya, doon nakita yung mga itawag o mga endemic species or mga hayop nga makita lang nato din sa atong nasod sa Pilipinas. Doon na usap kita yung mga exotic. So, kana nagpasabot nga, kana nga mga hayop, ikan kana sa lain nasod. So, mga nito dire, atong ipatronize ang atong Bukidnon Provincial Zoo. Dagang salamat. Mahalagang paalala, ang kalikasan ay binubuo ng mga halaman, hayop at pati na rin ng mga tao. Nakasalalay ang ating kalusugan, kaligtasan at ang mismong tiglayin nating lakas at buhay ngayon sa kung anong uri ng kapaligiran at kaligtasan mayroon tayo. Layo na dokumentaryong ito na magbigay kamalayan sa mga manonood kung gaano kahalaga ang dalang dulot ng ating kaligtasan sa ating buhay. Kaya nararapat lang ito na ating mahalin at pangalagaan. Ang kaligtasan ay hindi lamang napagkukunan ng pangangailangan. Ito rin ay nagsisibig aesthetics sa pagkukunan ng turismo dahil ang kaligtasan ay hindi lamang tahanan ng mga tao kundi tahanan ito ng lahat ng nilalang na may buhay sa mundong ibabaw.